Ala, ano to? Mula na naman siya uli. Hindi tayo makalabas kasi ayan oh, kahit sabihin mong may roof siya, pumapasok yung ambon. So ayan, basang-basa yung semento dyan. Hello guys, kumusta? Magandang hapon. Naku guys, ito na naman, papatak na naman ang ulan dito sa amin. Ilang araw na itong umuulan tuwing hapon, di ba? Napapansin nyo? Ako, 2 days akong umalis. Lagi akong inaabutan ng ulan sa labas. Nagpunta ako ng Maynila, tapos dito sa Norte, umuulan din pala. So, everyday umuulan. So, ngayon, hindi ko pa nasilip yung aking mga halaman kung kumusta na sila dito mga nagtatagulan na tuwing hapon. Yun ang sisilipin natin ngayon. Dito pala ako sa sulok nag-vlog guys kasi para hindi ko masagap yung ingay dun sa construction kasi nagpupukpuk, nag-machine kung ano ng ingay. So, pasensya na. At minsan yung mga tricycle, malakas din ang ingay. So, nandito ako para hindi ako marinig. At di sana natin guys sa mga tricycle sila para walang gaano ingay. So, game na guys. Kumila na siya. So, kahit basa dito, sige lang. Okay lang. Unahin natin dito si Pinatong. Ayan o, si Epiprim ng Pinatong. Tinan mo, ang ganda ng variegation niya. Pati yung stem niya, may mga variegation niya. Ayan o. I see. Tingnan natin sa... Ayan! Tamo. So, bihira na lang ako magdilig nito ngayon kasi madalas naman umulan. At saka, ang lalaki na ng mga dahon niya. O, yun. Ayan. O, see? At saka ito. Ayan, sa wakas, buhay pa rin si ano. Sino ba to? Hindi ko alam kung anong klaseng peperomia to. Basta, ito o. Oh. Ayan, ito ang mga propagations. Ayan, buhay naman. Ayan. Ayan. So, ito si ano, philodendron na ghost. Ayan, dito lang siya nakalagay. So far naman, okay naman siya. Madalas silang maulan nandito. At saka itong si ano, Rojo Congo. Ang laki niya na. Hindi ko malaman kung saan ko ilalagay itong mga philodendron na ito. Ang lalaki na, oh. Ang taba. Ayan. So, ayan pa. May mga halaman pa sa likod. So far, okay naman sila. Buhay na buhay. Kasi madalas ulanan. Ito yung aking, ano, cardboard. Ayan. Si Antorium cardboard. Bigay lang ito ng kaibigan ko yung, ano, yung galing sa seeds. Ayan. Binigyan ako ng isa. Dumami naman. So, pinaghiwalay ko. So, ayan. Buhay na buhay siya. Mayroon akong tatlo nito. Tatlong pots. So, kailangan talagang alagaan ito kasi mahal pala ito. Yun. Si Sab... Ano ba to? Sabastatum naman. Medyo okay na siya ngayon. Mukhang nalalanta siya noon. Pero, nito nagtag-ulan, yan, gumanda sila. Choco Empress. Ayan, lumago na siya. Tumaba na siya. At saka ito namang aking si Painted Lady. Ayan. Diba dalawa yung ginawa? Yung pinropagate ko na Painted Lady. Ayan, malaki na siya. Kailangan lang ilipat yan na may pole. Kasi ayan, oh, mayroon na silang mga aerial roots. Red Emerald. Ano sobrin niya dito, oh. Ayan. Yan. Ang dami kong kailangan ilipat sa pot na may pole, sa malaking pot kasi maliit lang to eh, dito lang sila naka propagate, so kailangan ng ilipat. Yan. Ito namang isa yung aking variegated na ano ba to, pangalan nito kalimutan ko siya. Ayan. Yan. Buhay na buhay, maliit lang to nung binili ko, so ngayon malaki na siya. Yan. At ito namang si Choco na ano plant. Yan, ang laki na niya, ang tasa niya, kailangan putulan na siya dito. Ayan, para magkaroon siya ng maraming sapling. Ito pa yung aking isang Painted Lady. Ayan. Buhay na buhay. At saka itong aking si Branchanum talaga, hindi talaga siya hiyang sa akin. Ayan, hanggang ngayon. Ayan! Pero surviving naman. Sana lalago siya dito. Ilipat ko siya ng spot para ano, baka sakaling gusto niya rito. At saka ito yung aking Black Mamba. Yan. Wala na silang dilig-dilig ngayon halos kasi nga halos umulan tuwing hapon. At sa kahit sabihin mong may roof sila, pag ang ulan ay nag-slant from the east to the west, at saka from the south to the north, at saka from the north to the south, nababasa yung loob dito. So hindi na sila kailangan pang diligan ng diligan. At saka ito pa yung aking isang begonia. Yan. Ang lusog niya rito. At saka yung aking yan, Manjola. Ilan ba itong natira? 4. So, okay naman. Tsaka ito yung aking mga succulent. Ayan. Si Manjola. Succulent pa uli. Ayan.
another begonia. Ayan. Buhay pa rin si begonia. Ayan. Angel wing begonia. Buhay pa rin. Tsaka ito yung isang begonia ko na bago. Bigay lang sa akin to dun sa binilhan ko ng Hoya. So ayan ang lago niya na. Tsaka madalas siyang mamulaklak. Tuna mo, nagbublong siyang madalas. Kasi pag itong magbublong. Tsaka lumalaki kasi ito. Maganda kasi ito pag nakalagay sa lupa eh. Sino ba to? Philodendron ghost. Ayan. Buhay na buhay. Tsaka itong aking propagations ng ano ba itong pangalan nito? Succulent ito eh. Korean succulent ito eh. Nalaglag lang. Tapos nagkanda bali-bali. Tapos pinupagit ko yung mga leaves niya. Ang dami ng mga supling. So kailangan lang silang ilipat sa maliliit na pots. Yan. Tapos nakakalat yung aking caladium guys. Ito pa. Ito yung aking caladium. Yan. Yan. Lumag-usol dito ng umulan. Nagmulan, nag-umpisa yung ulan. Tsaka ito yung aking, sa ano mga ba pangalan itong halaman na ito? Nagbuboshi ito eh. Ayan. Ayan. Ang lago niya, ang ganda ng kulay niya pagka nagkakaroon siya ng bagong ano, shoot, mapupula. So ang ganda niyang tingnan. So ito yung aking isa pang red caladium. Ayan. Madami sila ditong caladium. Nasa ibaba. So buhay naman. Ang aking singonium. Singonium albo. Yan, nailagay ko na siya sa bowl. Tsaka itong isang philodendron na to. Ano nga ba pangalan nito? Yun, lumaki na siya. Ang lago niya na. Ayan, isa pang aking singonium. King's Clash. Ayan. So, dito ko lang muna sila nilagay kasi nga, hindi ko pa sila nailipat. So, ito pa yung aking isang cardboard. Ayan. Nagbublong na rin ang aking mga euphorbia. Another singonium. Ayan. Ayan, singonium pa din. Tsaka yung aking white Christmas na caladium. Ayan. Tatlo yan. Ito pang isa. Kalimutan ko kung alam nito. Ang ganda nito pag nag-variegate. Ayan, yung variegation na ang ganda. Oh. Tapos yung aking ruby. Ayan. Si Robert lang sa review. Saka yung aking tea plant, Hawaiian tea plant. Yung pulang-pula. Ito, si Dracena na to. Ano to, Japanese, ano, bamboo. Ito pa uli, Chinese bamboo. Ayan. Tapos yung aking sa Florida. Nandito lahat yung mga bulb. Dito ako kumukuha ng bulb, kaya tuwing ano, dito ako kumukuha pag tumutubo yan. Tulad yan ngayon, tumutubo na naman siya. Ayan, kukuha nyo naman ako dyan. Ito pa isa pong cardboard. Oh, see? Ang taba niya na. Oh. Ang dami kong mga halaman dito. Siksika na sila, pero okay naman. Nabubuhay naman sila. Ito pa yung isang singonium. Ayan. So, ito, talagang siguro maliit lang siya. Oh, yung caladium na to. Ano to? Tricolor. Ito pong aking mga, ayan, mga succulent dyan. Tsaka yung mga succulent ko dito sa itaas. Ayan, nandyan pa rin sila. Maliban doon sa isang nalaglag, si Gypsy nalaglag. So okay naman sila. Hindi sila naulanan dito kasi nasa itaas sila. Ayan, mura na ito ngayon, o diba? Wala, mura na sila. Samantalang ang mahal ng pagkabili ko. Yung binili ko kay Ma'am, ayan, lumiit. Para siyang nag-ano. Yan, kasi minsan nakakalimutan diligan, dapat kasi moist na siya lagi. Yan. Si Singonium, ano to, Lindiniay, ano to? Ayan, buhay na buhay. So, meron pa dyan sa itaas. Ito. Ito pa meron pa dito. Yung aking binaling Prince of Orange, malaki na siya. So, lumago na. Ito pang isa po. Ayan, malaki na siya. Malaki na si Rupsalis. Ayan. Sibuyang silata. Lilipat ko siya dito para maarawan siya. Kasi mukhang malungkot siya doon sa kabila. At kung sa ibaba naman. Ayan. Oh, see? Squammy ferrum. Squammy ang taba niya. Pero itong isa, parang pumayat yung isang squammy ko. Siguro kailangan talaga niya ng ano, bright light. Tsaka ito pang aking luma. Ito yung pinakauna kong red emerald. Ayan o. Oh. Dito ako kumukuha ng
pinagpo-propagate po. Ayan, kapuputol ko lang. Ayan, photos enjoy. Ang lusok din. Meron akong bagong tanim dito na ano to, na orchid. So, ayan o, umugat na rin siya. Ito si ano, ano pangalan na nito? Kalimutan ko pangalan nito. Ano na to eh. Maselan pala ito. So, tinago ko siya dito. Si Rose Santan. Ito, ang dami niya mga bulaklak. Ang dami bulaklak na nandito maliliit po. Ayan. Medyo nasunog siya nung tag-init kasi kuwang-kuwa niya yung araw dito o. Oh. Naarawan siya hanggang 11. So, hindi pala, ayaw pala niya ng ganun. Pero ang Santan, alam ko na ano, pero bakit siya nalanta dito? So, ayan, sawa ng Diyos buhay pa naman. At ito yung ating si Kalantoy pink butterfly. Ang dami niya dito o. Oh. Magbo-bloom na yan. Ayan. So, hiyang siya dito sa lugar nito. So, dito lang siya. Ang palataya na ito, maselan ito, tinan mo. Sunog sa araw. Ayan o, sunog sa araw yung kanilang dahon sa dulo. Kasi ayaw talaga nilang naarawan sila eh. Ito pa yung ating isang kaledyong. Ayan, panong pangalan talit yung kaledyong ito. Wait lang. Ay, nabura. Joseph. Tsaka si kaledyong camouflage. Minsan tatlo apat na dahon niya. Minsan lima. So ngayon tatlo, tapos may bagong sukling. Ayan o. Ayan. Tsaka ito. Ayan. Naaanggihan sila dito kaya ang ganda ng kulay nila. Ayan. Ito pa isa po. Actually ito ano to eh. Thai beauty ito. Ayan o. Thai beauty ito. So hindi pa siya gaano lumabas yung kanyang variegation. Ayan o. Ayan. Ito yung unang Thai beauty. Ito yung sinasabi ko, my kinds. Si Mike Hans, no, nagpupakita ko sa kanya nung taglamig, January ba yun o February, talagang hindi sila nabuhay lahat. Samantala ang lago-lago niya nito, nagputol ako. At sa lahat ng pinutol ko, wala talagang nabuhay. So ngayon, tinusok ko lang ito dito ngayon. Ngayon, nito lang, last 2 weeks lang, so buhay siya. So ayaw talaga niyang magpa-propagate ng mga taglamig. Sa tag-init talaga sila gusto. Tsaka ito o, oh, dito ako kumuha din ako dito, wala rin nabuhay. Yan. Kailangan summer. Ito pang isang aking kaladyong. Christmas kaladyong. Yan. Saka ito pa yung aking mga tea plant. So, pag hindi siya naaarawan, ito yung nagiging kulay niya. May pagka-yellowish lang siya ng konti. Pero pag naaarawan siya, yun yung nasa itaas ko na nagre-ready siya. So, yung aking ipisya, buhay pa naman, gusto niya malamig. Yan. Gusto niya mataas ang humidity. Kaya dito siya nakatago. Nakapaipot sa kanya yung mga singonium. Ayan o. Tsaka ito yung ating singonium na Three Kings. Ayan o, malaki na. Kailangan lang ilipat sa may pole. Kasi ayan, malaki na siya. So, ayan. So, ito yung aking, ano to? Peperomia ba to? Oo, peperomia yata ito. Malaki na. Hindi ko lang kung anong pangalan niya. So ito guys, ang dami ko dito ng Peonia repens oh. Yan. Nabubuhay lang sila diyan. Ayun oh. Dami ng sabihin. So dito naman, ay ito oh. Dito ako kumukuha lang ko pinopropagate ko na Swiss cheese plant. So ito tumubo na naman sila oh. Ayun, meron na naman bago. Meron pa isa. Yan, dito ako kumukuha ng mga propagations ko. Ito pa isa pang isang manjola ko, sorry. Ayan. Palaki na siya ng palaki. At ito naman si Goldie Eye. Ito o. Dito lang siya nakalagay. So far gusto naman niya dito. Kasi ayan o. May bago siyang anak. So ayan. Ilang buwan na ba sa akin ito? Basta dito lang siya nakalagay. So ayan. Muro lang pagkabili ko nito. Nasa mga 500 ba? Yun. So malusog siya dito. So okay lang. Kasi ito yung mga propagations ko ng mga creeping Charlie, kasi gagawa ako ng vertical begonia. Ayan, begonia pa rin. Ang hirap nilang palakihin ha. Masaya lang sila masyado. Ayan. And then, mga propagations ko lang. Photos kasi ilalagay ko yun sa vertical. Ito guys, si Black Prince. Ayan o. Ang lago niya na. Ayan. Iyang siya sa lugar na to, kaya hindi ko talaga siya nilipat. Mga 1 foot na lang. Papantay na siya dito sa pole na to. Tsaka tinan mo, nakakaya niya yung pole sa bigat niya, sa lakas niya.
kasi naka-point siya dito, oh. Dito na side, naka-point siya. So, tinalian ko na lang para hindi siya makayuko doon. Tsaka itong aking yan, rubber tree. Kailangan ko na siyang i-propagate. So, ang gusto ko gawin ko dito ay mag-grafting ako. Ayan. Imamarkot ko siya. So, kasi ang laki niya na, oh, naka-side din na siya, oh. At saka, isa pa, hindi siya nagkakaroon ng branches. Wala siya talagang branch kahit isa. Pataas lang siya ng pataas. So, kailangan putulan siya para magkaroon siya ng branches. So, ayan yung aking pang isang bigonya. So far, okay naman siya dito. Mga propagations ko ng ayan, Marble Queen. Eto, Leon Pothos. At ito yung aking mga ayan. Buhay naman. Syndapsus ko. So, ito, okay naman sila. Blooming sila dito kasi nauulan lang sila lagi. Naanglihan sila. So, yan ang gusto nila. Madalas umulan. Pag araw, pag umaga, naarawan sila dito ng morning sun. Pagdating ng hapon, naanglihan sila. So, yun. Yun ang nakakapagpalusog sa kanila. So, ito pa isa, guys. Yeah. Mayroon na siyang... Ayan, oh. Mayroon na. See? Yan, may sibol na siya. Oh. Ako po, para iso verde. Lumago ka, ha? Si Birkins, hindi naman siya na, naaarawan masyado dito. Hindi ko na siya dinidilagan madalas. Once a week nga lang kasi hindi siya na masyadong naarawan dito. Saka parang nag-yellowish na yung kanyang mga laon. Kailangan ilipat din siguro siya ng spot. Kasi hindi rin siya naaabot ng araw pala dito. Masyadong malilim dito. Kung dito siya dapat nakalagay siguro okay. Pero hanapan ko siya ng space dito sa lugar na to. Nang mataas. Para makakuha siya ng sunlight. Itong si Gypsy, guys. Ayan o. Ayan. Graptoveria Gypsy. Naku! Di ba nakahang sila? Siguro sa bigat niya, bumigay na yung plastic na hanger niya. So, kailangan talaga. Lahat ng mga hanging na ano ko, papalitan ko ng ito. Ganito. Yan. Para ganito o. Oh. Yan. Kasi para kaya niya. Kasi yung plastic na yun eh, habang tumatagal lumulutong. Ang dami-dami niyang dahon na bali. Oo, ang lalaki pa man din ng mga dahon niya. Oo, sayang na sayang. So, kailangan pugutan ko rin to ng ulo. Bibihead ko siya dito, hanggang dito. Tapos, i-air dry ko siya ng mga hanggang sa magkaroon siya ng ugat. Siya nga pala, guys. Meron pala akong nabiling pot. Pakita ko lang sa inyo, ha? Yan, ang cute. O, diba? Ito pa, o, isa. Yan. O, diba? Yan. Wala nga lang siyang butas. Pero pabubutasan ko na lang ito para magkaroon ng butas. Kasi maganda siyang lagyan ng succulent kasi yan o nakatayo siya. O diba? Tapos meron pa akong isang nabili. Ito talaga ang ganda-ganda ako nito kasi lang. Meron siyang kunting basag, maliit lang. Pero pwedeng kulayan lang. Ayan o, jade color. Ang ganda ng kulay niya. O see? Yan. So nakuha ko to ng 75 pesos. Dapat 100. 75 na lang. So, ayan. Yun yung tatlong nabili ko. Talagang madalas akong bumibili doon. Siyempre, mga galing ng, alam mo yung mga galing ng China. Tapos, hindi na nabenta doon. Tapos, dinadala dito. Kasi, ito mga bago eh. Ayan, oh. May mga damage lang ng konti. Pero kung panghalaman lang naman, oh, why not? Yeah, di ba? Oh, so, marami doon. Pagka may naabutan ka. Ito nga, kaya ako bumalik dahil gusto ko ulit bumili ng isa dito. Or dalawa. So, wala na akong inabutan dahil pinakyaw daw. So, sayang, di ba? So, yun. Yun lang masishare ko sa inyo ngayon, guys. At hanggang dito lang yung vlog ko, guys. At maraming salamat sa panonood, sa pakinig at sa oras. And thank you very much doon sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat. And please subscribe, like, and comment. And please bell on na rin. See you next vlog, guys. Bye!